Yan mga katik. Kung makikita nyo mga katik, yan. Baluktot na siya. Yan. Tapos pudpud na rin yung contact niya. Isang magandang umaga na naman mga katek. Yan. So, malamig na umaga at maulan na umaga. Yan. Dito na tayo sa labas. Papunta na tayo sa tinutunog na natin. Sa tinutunog na natin. So, punta tayo dito sa labas. Yan. Dito ako sa rooftop. Kasi dito ako naman tayo pupunta dun sa yan. Dito guys. Kasi alas na ito guys na malapit na matapos ang taglamig. Papasok na yung tag-init. Yan. Kung makikita nyo guys ito, maganda dito sa lugar na pinagtatrabuhan ko, yung makikita nyo. Napapaikutan ito ng bundok. Yan. Kaya, dito na lang sa Superbidikan, malakas na harangan na ng bundok. Yan. Yan guys, tara. Punta na tayo sa palaruan. Masyadong malamig dito sa labas. Tara. Yan mga katek, nandito na tayo sa ating na technician room. Ngayon ang gagawin natin mga katek is yung ating bumper car. Che-check natin kasi may dalawa daw na di gumagana ng maayos. Namamatay, gagana, aandar, hindi. Yan, che-check natin guys. Ngayon, may dalawa na naman daw. Dalawa daw ang di gumagana ng maayos yan. E-check natin guys. Pakita ko sa inyo guys. Yan guys, naitawag na natin lahat ng ating bumper car. Yan. Checkin na lang natin lahat ng wiring saka yung mga contact niya sa panel. Yan. Yan. Naitawag na natin. Yan. Saka yung isa dun. Yan guys. Diba di... inom muna tayo ng kape, masyadong malamig. Yan. Please, naitawag na natin. Che-checkin na lang natin. Yan. Yan guys, inom tayo ng kape. Bago tayo magsimula. Yan mga katek, tapos na tayong uminom ng kape. Yan. Simulan na natin na i-check itong ating bumper car. Isa-isayin natin. Papakita ko sa inyo mga katek yung kadalasan na problema nitong bumper car natin dito sa palaruan. Yan. Yan. Makikita nyo itong contact mga katek. Yan. Nakabaluktot na siya. Yan. Tapos yung ano niya, yung pinaka-contact niya na steel. Yan, pudpud na rin. Yan, dapat ang normal lang na ano niya is ganito. Yan, naka-straight siya. Hindi siya nakabaluktot. Yan.
Pero ito, makikita nyo, yan, baluktot na siya. Tapos ang ano niya is, yan, pudpud na yung pinaka-contact niya. Yan. Yan, katulad din itong isa, yan, pudpud na rin. Yan. Saka ito, nakabaluktot na rin yung handle niya. Yan. Yan. Saka itong mga maninipis, papalitan na rin natin. Yan, para isang palitan na lang tayo lahat, isang ano. Yan, makikita nyo, mga kate ko, sobrang nipis na. Yan. Lalo na to. Kaya di na siya nagko-contact. Minsan namamatay na siya. Ito. Ito yung isang malaking problema natin, mga kate ko. Nabaluktot na siya, oh. Yan. Yung makikita nyo, halos lahat baluktot na yung ating handle ng ating mga contact. Yan yung isang problema, mga katik, kung bakit na tumitigil, umaandar, humihinto, yan, dahil sa mga contact natin. Kasi pag di siya lumapat ng mabuti, may tendency talaga na siya huminto. At isa pang problema, mga katik, kaya kung bakit yan na nababaluktot, dahil dito, sa ating plate, sa panel plate natin na tinatakbuhan niya, yan. Dati kasi ito, tinanggal. Sabi ng kasama ko, tinanggal ito ng mga ibang lahi. Yan. Tapos, binalik. Yan, hindi maganda yung pagkakabalik. Meron siyang ano, meron siyang angat, di siya naka-level. Kaya pag dumaan yung ating contact, yan, kaya siya na babaluktot yung ating contact holder. Yan, dami yan. Pati dito, yan. Halos sa... yung mga ano natin, yung panel natin, hindi na siya naka-level. Sa mga duktungan niya. Kaya yun ang nagiging problema ng kaya nabablock yung ating mga contact. Yan. Yan, mga katik, pinakita ko na sa inyo yung mga problema dito sa ating bumper car kung bakit nabablock yung ating mga contact para sa ating panel. Yan, tapos ayusin natin to, guys, mga contact. Tapos testingin na natin. Pagka ganun pa rin yung kanyang performance na humihinto at tumitigil, chichikin natin yung kanyang switch. May switch siya dito, switch box, contact box. Ito, makita ko sa inyo. Yan yung contact box niya na inaapakan dun sa loob para gumana itong ating motor. Yan. Yan. Pagka ganun pa rin at naayos na natin yung mga contact natin, ganun pa rin, ito naman ang chichikin natin. Itong contact box. Tara, mga katik, ayusin na natin.
Yan mga katek, naidiretso na natin yung ang mga contact na handle contact ng ating mga bumper car. Natanggal na rin natin yung mga napudpud na contact. Papalitan na rin natin ito ng mga bago, yung mga pudpud na contact. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Nadiretso na natin. Yan, nadiretso na natin. Yan, tinanggal na rin natin yung mga contact na pudpud. Papalitan na rin natin. Yan. Diretso na sila. Diretso na sila lahat. Yan, naka-align na sila lahat ng ating mga holder, contact holder. Yan. 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 Ito yung mga contact na nakalagay doon na itong mga ganto. Yan, yung medyo makakapal pa. Babalik natin to. Hindi pa naman siya put-put na gaano. Yan. Ikakabit natin ulit natin to. Yung mga put-put lang nakatulad na ganito, papalitan natin. Yan. Makikita nyo to mga katek. Yan. Ayan. Sobrang nipis na talaga. Ayan. Put-put na put-put na. Yan. Papalitan na natin to. At saka yung iba. Tara guys. Tara mga katek. Palitan natin. Yan, medyo pinagpapawisan na tayo. Yun. Palitan muna natin yung mga contact, tapos balik natin yung wiring. Natapos noon, testingin na natin mga katek. Tara. Yan mga katek, ito yung ating contact. DIY lang ito mga kakatek. Yan. Kung makikita nyo, welding lang natin to sa ito sa pinaputol nating solid steel. Yan. Tapos yan, screw. Tapos welding lang natin. Tara, ikabit natin. Yan guys, mga katek, kinulang tayo ng contact. Yan, magpuputol tayo ng contact. Meron tayo ditong DIY na ginawa. Kaso, yan, kaso mahaba pa yung kanyang thread. Puputulan natin. Yan, kita nyo. Yan, medyo siya, mahaba siya. Puputulan natin siya. At tapos ilagay natin. Yan, kinulang tayo, marami tayong pinalitan na siguro pati yung mga medyo talagang sira na, papalitan na rin natin yung contact para okay na siya, para okay na lahat. Yan, mga katek, tara. Putulin muna tayo ng ating bolt. Thank you.
Yan mga katek, natapos na natin patulan yung ating DIY na contact. Yan. Ang gagawin naman natin ngayon mga katek is i-grinder natin yung dulo para pumasok yung ating mga nut. Yan. Para pumasok natin at i-kuunti natin grinder sa taas. Para magkaroon ng pasukan yung nut. Kasi di papasok ang nut dito kundi natin gagrinder rin sa pinaka ulo, sa pinagputulan. Yan. Tara. Grinder ko muna yung ating mga contact. Yan mga katek, nag-grinder na natin yung ating pinaka nut, yan yung pinaka bolt, yan. Ngayon, tara, ikapit na ulit natin to sa ating bumper car para matapos na tayo. Yan. Yan mga katek, natapos na natin na lagyan ng contact, lagyan ng mga bagong contact, saka kinapit na rin natin yung mga wire niya sa contact. Yan, may natira tayong dalawa pa. Yan, para sa susunod na meron na tayong magagamit na dalawa. Hindi na tayo magkakating. Yan, pahinga lang tayo ng konti. Tapos, linisin lang natin lahat ito, itong kalat natin. Yan, napakahalaga yan mga katek sa bumper car. Dapat walang matirang metal dito sa baba sa ating panel. Itong panel natin, yan. Pag may natira diyan na metal, ayan, pwede mag-short yung ating panel board dito sa baba, itong flooring natin. Yan. Di bali linisin natin tapos testingin na natin mga katik. Tara. Yan mga katek, dalinis na natin. Wala nang metal sa panel board natin, sa flooring natin. Yan, ibaba na natin yung ating mga bumper car. Itumba na natin para matesting natin. Tara! Yan mga katik, naibaba na natin, itestingin na natin. Ngayon, buksan ko muna sa panel breaker niya itong ating rides para matesting natin. Tara, buksan ko muna.
Yan mga katek, nabuksan na natin. Ngayon, testingin na natin. Isa-isa. Samahan nyo ako. Tara. Yan mga katek, natapos na natin i-check yung ating bumper car. Yun, wala naman siya ang gaanong problema, kundi yung contact niya saka yung contact holder niya na pinakita ko sa inyo kanina. Yun lang yung naging problema niya kung bakit pahinto-hinto siya, papatay-patay siya. Yun, natapos na natin yung ating bumper car. Lahat okay na, gumagana na lahat. At sana wala nang maging problema ulit. Yan. Pahinga muna tayo ng konti. Yan, tapos linisin natin yung ating technician rooms na pinagamitan natin. Yan. Tara. Yan mga atek, nakapagpahinga na tayo. Yan, maglinis naman tayo ng ating technician room. Sobrang kalat natin dito. Yan, makikita nyo yung ating mga kalat dito na pinagamitan. Din natin na lilinis. Busy nga tayo sa paggawa. Yan, din na natin nalinis yung ating technician room. Tara! Samahan niyo ako maglinis at mag-ayos ng ating mga tools dito sa technician room. Yan mga katek, tapos na tayo maglinis. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, nalagay na natin dun yung mga tools na para makita natin. Para di tayong maghanap pagka kailangan natin, makikita natin.
Hindi na tayo maghalong kaya yan. Malinis na dito. Yan. Pati yung ating mga tools. Yan. Nakaayos na rin. Yan. Yan. Malinis na rin dito. Yan. Naka-arrange na rin. Yan. Saka yung sa electronics natin, okay na rin. Yan. Pati yung sa ating table. Yan. Nilinis na rin natin yung table natin. Yan. Yan mga katek. Pahinga lang tayo at maya-maya uwi na rin tayo. Pahinga lang tayo. Yan. Yan mga katek. Nandito na tayo ngayon sa ating accommodation. Sa ating bahay. Pahinga na tayo ngayon. Yan. Isang mahabang araw at natapos din yung ating task. Yan. Yung mga ating gawain. Yan. Yung problema sa ating bumper car natapos din. Yan. Mga katek. May bago tayong subscriber. Yan. Salamat sa iyo sa bagong ating subscriber. Yan. Maraming maraming salamat. And then, kung nagustuhan niyo itong mga katek, itong video na to, please, paki-click lang yung subscribe button. Then, paki-like and share na rin. At isama niyo na rin na ang bell, mga katek, para manotify kayo sa susunod nating video. Yan. Thank you sa panonood. Ingat tayo lahat. And God bless all. Ciao.